Ang isla ng Catanduanes na nasa dunong silangan ng Luzon ay hitik sa laksang buhay o biodiversity. Kasama ng naging bahagi ng kapaligiran nito ang mga bagyong nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kung kaya, ipinagmamalaki nito ang mga likas na yamang sinubok na ng panahon na siyang humalinga sa nagdaan nitong salinlahi. Subalit sa pagdaan ng panahon, kasabay ng pagkalat ng polusyon at patuloy ng pag-init ng pandaigdigang klima ay ang unti-unting pagkawala ng mga likas na yaman tulad ng mga buhay ilang sa mga baybayin at karagatan. Paano nga ba masasabayan ng pamayanan ang isang pangkalikasang hamon na lubang napapanahon? Paano magsisilbing tulong ang isang pangdagat na sanktuaryo sa pagpigil ng polusyon sa karagatan? Humigit kumulang na kalahating oras mula Bayan ng Birak ang aming binaybay patungo sa Barangay Ago sa Bayan ng San Andres, Catanduanes, kung saan matatagpuan ang Agoho Point Fish Sanctuary and Marine Reserve, isang sanktuaryo ng buhay dagat na pinamamahalaan ng lokal na pamahalaan. Ano-ano nga ba ang mga programa ng isang sanktuaryo para maiwasan ng polusyon sa tubig? At paano nagiging mahalaga ang partisipasyon ng pamayanan? Isang panayam ang aming ginawa sa mga nangangasiwa ng sanktuaryo at sa mga tao ng barangay. Mga 2003 ang nagpuod ang sanctuary. Na na pag-adayan ka sa mga gapuyunda dya o na mga ga-scuba diving na ang mga corals dya o mga malinas buda nagpuy ang sila na nahiling dya. Kaya ito pigbook na na talagang gibuho na sanctuarita. Aja on makasya mga ka mga kabakawanan, mangrove, kaya nakuya ang sila na mga kapayong tadyaw, nanginaya on. Panahon ngayon, hindi na kang mga nakaagita, iba na dyan na mga bantay dagat, iyo, biga na ito, biga suluhay na ito. Sa ngayong barangay, iwa kami ng MRF na biga, gigibon may plano. Sa kuya mga nahiling dyan ka, magayong ka sa mga sumos ka dyan o na maglaog ng mga mahiling ka, lakot po yan, tumayang kaya bantayan na yung mga bantay daga. Kaya hindi na siya dyan o magtabas na naka, layaog sa mga illegal fishing, mga illegal fishing. Hindi, hindi, naki sumarap ko sa mga magkakaroon tayo ngayon ng isang ambush interview kasama si Professor Aldea na nag-aaral ngayon tungkol sa benthic organism sa seagrass. Yung mga seagrass kasi, if you notice, yung layer niya dun sa taas ng kanyang leaf ay may mucus, para siyang mucilaginous substance, and it serves as particle trapping mechanisms. Katulad ng seagrass, isa ring mahalagang bahagi ng sanktuaryo ang mga bakawan. Ayon kay Professor Tribiana, ilan sa kahalagahan nito ang pagkontrol ng polusyon sa tubig. So when we speak of gas regulation, we mean that it is the regulation of atmospheric chemical composition. This means that the carbon dioxide and oxygen can be regulated by the mangroves as well as ozone for the protection and sulfur dioxide level. Your mangrove controls the entry of carbon dioxide in the atmosphere. Controls means carbon malimit ding nagiging modelo at lunsaran ng mga siyentipikong pag-aaral ang Agoho Marine Sanctuary bilang adikayan sa mas ligtas at malinis na yamang tubig para sa susunod na henerasyon.